Vicente C., kayo po ay binibigyan dito ng immunity ng House of Representatives sa inyong pagtistigo sa kapulungan ito, sa lupong ito. Meron lamang pong kondisyon itong pag-offer sa inyo ng immunity na ang sasabihin lamang ninyo ay yung katotohanan, buong katotohanan at katotohanan lamang. Ito po bang kondisyon na ito ay tinatanggap ninyo? Naintindihan po ba ninyo ito? Opo. Opo. Okay, having said that, may we know the purpose for which the testimony is given to this committee? Mr. Chair, we are presenting the witness to prove that drug trade existed at the NBP, that paid millions of pesos to DOJ's secretary, Undersecretary Barahan, for the transfer, for his transfer from Sablayan Prison to the NBP, that the other Chinese friends raised 1 million pesos and paid to Yusek Barahan for the transfer of Peter Ko from NBP to Iwahig Prison, and to prove the other pay payola, Your Honor, that was made by the witness. Okay, Ginoong Vicente C., meron ka bang ginawang salaysay, sinumpang salaysay, bago ka pumunta sa hearing na ito this afternoon, this tonight? Opo. Opo. Ipinakikita ko sa iyo ang sinumpang salaysay nito na mayroong 5 pahina. Paki-examine nga po ninyo at sabihin sa kagalang-galang nakapulungan ito na kung ito yung inyong sinumpang salaysay na sinasabi mo. Opo, ito po. Sumusumpa ka ba ng lahat ng nilalaman nito ay katotohanan? Opo. At hindi ka tinakot, pinilit, o binayaran para gawin ang salaysay na ito? Hindi po. Mr. Chair, may we now go to the marking? We request that the sinumpang salaysay of Vicente C. be marked as Exhibit AA. His signature and the left-hand margin of the first page as AA-5, the second page as AA-1, the signature and the left margin of the second page be marked as Exhibit AA-6, the third page as AA-2, and the signature be marked as AA-7, the fourth page be marked as Exhibit AA-3, and the signature on that page be marked as Exhibit AA-8. The fifth page be marked as Exhibit AA-4. The signature of the witness on the fourth page be marked as AA-4-A. And the signature of the oath administering officer be marked as Exhibit AA-4-B. Okay, Mr. Chair, the witness now ready to read into the records his statement. Okay, please mark the documents. The witness, you kindly proceed with the reading of your statement. Your Honor, I will be reading in behalf of my client as manifested earlier by the DOJ Secretary, Your Honor. So may I proceed, Your Honor? Yeah. You may proceed, Counsel. Sinumpa ang salaysay. Ako, si Vicente C., nasa wastong gulang. May asawa, isang Filipino citizen, may prison number N99P-3794, at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Muntinlupa. Matapos makapanumpa ng naaayon sa batas, ay bukal sa kaloobang nagsasalaysay na. Number 1, isa ako sa mga bilanggong nakapiit sa Building 14 ng New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Ako ay nagsisilbi sa aking sentensya ng pagkakakulong sa loob ng 19 na taon dahil sa aking paglabag sa Republic Act 6425. Ako ay nakulong ng 1 taon sa Pasay City Jail at 18 buwan naman sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro
nung ako ay nailipat doon noong taong 2011. Maliban sa mga pagkakataong ito, ang ibang bahagi ng aking pagkakulong ay sa bilibid ko pinagsilbihan. Kung kaya, masasabi ko na ako ay may personal na kaalaman sa mga kaganapan at mga pangyayari noong mga panahon na ako ay nakulong doon. Number 2. Nakilala ko si JB Sebastian, tawagin na natin JB, noong 2009 sa ikalawang araw ng kanyang pagkakapiit sa New Bilibid Prison. Ako ay nakakulong sa nasabing piitan simula pa noong taong 1999. Ako ay naipakilala kay JB Sebastian ng isang common friend naming dalawa. Sinabi ng nagpakilala sa amin na gusto ni JB na mag-usap kami tungkol sa negosyo. Nang magkakilala kami ni JB, niyaya niya ako na sumali sa kanya sa kalakalan sa droga sa loob ng bilibid. Sinabi sa akin ni JB na mas maganda na magsama kaming dalawa sa negosyong ito. Sinabi pa niya na dapat magtulungan kaming dalawa para makontrol ang drug trade sa bilibid. Alam ko na gusto ni JB na gamitin ang aking koneksyon sa pinakamalaki at pinakamalakas na gang noon sa bilibid, ang Komando Gang. Noong mga panahong iyon, may impluensya ako sa Komando Gang. Alam ko na kapag nakontrol ni JB ang Komando Gang sa pamamagitan ng tulong ko, ay posible na makontrol din niya ang iba pang mga gang sa bilibid at magkakaroon siya ng monopolya sa transaksyon ng droga sa bilibid. Number 3. Tinanggihan ko ang alok ni JB. Noong mga panahong yon, bago pa lang sa bilibid si JB at wala pa siyang masyadong impluensya noon sa mga gangs doon. Pero wala siyang mga contact sa bilibid dahil na rin sa kanya mga nakasama na kapwa bilanggo mula sa Manila City Jail kung saan siya nakulong ng ilang taon. Subalit hindi po doon tumigil si JB sa kanyang pag-aalok. Ilang beses niyang inulit ang kanyang alok na kami ay magsama para sa drug trade sa bilibid. Tinanggihan ko ang kanyang mga alok. Gayunpaman, alam ko na sa mga sumusunod na mga buwan ay lumago ang impluensya ni JB at umunlad ang kanyang negosyo. Alam ko din na lumawak ang kanyang impluensya sa mga pinuno at sa mga opisyales ng Bureau of Corrections o BUCOR. Number 4. Nagulat ako na noong taong 2011, ako ay nalipat sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Hindi sinabi sa akin ang dahilan ng aking pagkakalipat. Nalaman ko na lamang mula sa mga pinuno ng iba't ibang gangs sa bilibid at mula sa mga jail guards ng BUCOR na ang aking pagkakalipat ay bunga ng mga pagkilos at impluensya ni JB Sebastian para mawala ako sa eksena at para makuha niya ang kontrol ng Komando Gang at pati na ng buong maximum security compound. Doon ako nakumbinsi na si JB ay tunay na ngang nakakuha ng maimpluwensyang posisyon at poder sa loob ng bilibid. Number 5. Ako ay nanatili sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro sa loob ng 18 buwan. Sa aking kagustuhang mapabalik sa bilibid, humanap ako ng pamamaraan para mangyari ito. Ako ay nagkaroon ng linya o komunikasyon kay Julius Rehuso, ang bagman ni dating Justice Undersecretary Francisco Baraan. Nagbigay ako ng 1,000,000 piso kay Julius Rehuso para mapagbigyan ang aking kahilingan na pababalik ako sa bilibid. Nangako rin ako kay JB Sebastian na ako ay makikipagtulungan sa kanyang negosyo kung ako ay maibabalik sa bilibid. Ako ay naibalik sa Maximum Security Compound, New Bilibid Prison, Muntinlupa City noong 2013. Pagkabalik ko sa bilibid, ay doon ko nakita kung gaano na naging makapangyarihan na si JB. Noong mga panahong yon, hindi lamang si JB ang naging pinuno ng Komando Gang. Siya din ang may control ng drug trade sa bilibid. Kinikilala na siya ng mga gang leaders sa bilibid. Naging mas may impluensya na rin siya sa mga opisyal ng BUCOR dahil nagkaroon na siya ng diretsyong linya kay dating Secretary of Justice Laila De Lima. Nasaksihan ko na pati ang mga gwardiya sa bilibid ay takot kay JB Sebastian at sumusunod sa utos niya. Number 7. Pagkabalik ko sa Maximum Security Compound, ilang beses na nagpasabi si JB Sebastian para ako ay makausap upang tulungan siya sa drug trade. Sa bawat pagkakataon na ako ay kanyang pinapatawag,
Ako ay pumupunta dahil sa aking takot sa kanya. Ang takot ko sa kanya ay nagmula sa aking pagkakaalam na siya ay tunay na makapangyarihan sa bilibid dahil sa kanyang diretsyong linya kay dating Justice Secretary De Lima. Lagi kong sinasabi kay JB Sebastian na gagawin ko ang aming napag-usapan na ako ay tutulong sa negosyo niya sa droga. Number 8, napatunayan ko na si JB Sebastian ay tunay na malakas at malapit kay Secretary Laila De Lima nung siya ay dalawa nito ni Secretary De Lima sa kanyang gubol. Sa unang bahagi ng taong 2014, nakita ko mismo si Secretary De Lima na dumaan sa harap ng aking maliit na kubol at naglakad patungo sa pinakamalaking kubol na tinitirahan ni JB Sebastian. At siya, si Secretary De Lima, ay pumasok sa loob nito. May kasamang mga escort si Secretary De Lima, pero ang mga ito ay nananatiling nasa labas ng kubol at tanging si Secretary De Lima lamang at si JB ang nanatili sa loob ng kubol. Number 9, minsan, sa huling bahagi ng taong 2014, tinawag ako ni JB at ang ibang leader ng mga gangs para sa isang meeting sa kanyang kubol. Kabilang sa mga dumalo ay sina Noel Martinez, Jaime Pacho, Rodolfo Maglio, Arman Agujo alias Kwekwek, and Jojo Baligad. Pumunta ako kasama ang mga gang leaders. Sa loob ng kubol, nandoon si JB Sebastian kasama si dating Justice Secretary Laila De Lima. Sinabi sa amin ni JB Sebastian na dapat kaming magbenta ng droga upang kami ay makapag-ipon ng pondo para sa balak ng pagtakbo ni Justice Secretary Laila De Lima bilang senador. Muling sinabi sa amin ni JB Sebastian na dapat ay maging centralized ang operasyon namin sa pamamagitan niya. Nagbigay pa si JB ng mga bukotas sa iba't ibang mga gang leaders para sa benta nila sa drug trade. Hindi ako nakipagtalo kay JB Sebastian, pero hindi rin ako nakipagtulungan. Sa pagkakaalam ko, meron ding mga gang leaders na hindi rin nakipagtulungan kay JB Sebastian. Number 10. Noong 2014, labing siyam sa amin sa Maximum Security Unit ay na-raid at ang aming mga bodyguard. Kami ay ng National NBI. Sa lahat sa amin na nakakulong sa Maximum Security Compound, kami lamang nina Peter Ko, Tony Ko, Jojo Balilla, Noel Martinez, Herbert Colango, Jackie C, Willie Chua, Tom Chua, Major Clarence Donggael, Herman Agoho, Eugene Chua, Willie C, Amin Buratong, George C, Michael Ong, Joel Capones at Nomer Capones na hindi nakipagtulungan kay JB Sebastian ang na-raid at inilipat sa NBI. Samantalang si JB na may pinakamalaking kubol ay hindi na-raid. Alam ko na ang paglipat sa amin sa NBI ay pamamaraan ni JB Sebastian para ipakita sa amin ang kanyang kapangyarihan kapag kami ay hindi nakipagtulungan sa kanya. Maliban pa dito, si JB Sebastian na ang nagkaroon ng solong kontrol at monopolya sa drug trade sa Maximum Security Compound sa Bilibid. Number 11. Minsan noong 2011, ako at ang ilang Chinese detainees sa Maximum Security Compound ay napaaway kay Peter Ko. Kami ay nagpatak-patak ng pera at nagbigay ng 1,000,000 piso kay dating Justice Secretary Franco Baraan III. Ang halagang ito ay aming ipinaabot sa kanya sa pamamagitan ni Julius Rehuso. Ang halagang ito ay Peter Ko sa Iwahig Prison ng Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Si Peter Ko ay nailipat nga sa Iwahig Prison at nanatili doon ng halos 2 taon. Tulad ng nasabi ko kanina sa paragraph number 5 ng sinumpaang salaysay kong ito, ako din ay nagbigay ng halagang 1,000,000 piso kay dating Justice Undersecretary Francisco Baraan sa pamamagitan ni Julius Rehuso upang ako ay maibalik sa Maximum Security Compound, New Bilibid Prison, Muntinlupa City, mula sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Number 12. Noong si Peter Ko ay maibalik sa Maximum Security Compound sa Bilibid, kami ay naging magkaibigang muli. Minsan, noong 2014, si Ko ay naparusahan ng pagkakalagay sa Bartolina ng mahigit 1 linggo. Humingi ng tulong sa akin si Peter Ko upang makalabas sa Bartolina.
Dahil naaawa ko sa kanya, ako ay nag-